Ibinida ang kakayahan ng nasa 60 naval at aerial assets ng Armed Forces of the Philippines ngayong araw. Bahagi ito ng fleet review and wing flyby na ginawa sa vicinity ng Morong Bataan kaugnay ng pagdiriwang ng 85th anibersaryo ng AFP kasama sa aktibidad ng pinakabagong missile frigate ng Philippine Navy, ang BRP Jose Rizal, kabilang din ang BRP Davao del Sur, BRP Ramon Alcaraz na isang offshore patrol vessel, Navy landing craft na BRP Batak at ang presidential yacht na nagsilbi ngayong quarantine facility, ang BRP ang Pangulo. Bumita rin sa aktibidad ng tatlong newly commissioned na Black Hawk helicopters ng Philippine Air Force. Ang inaasahang darating gaya ng corvette at patrol vessels. Inaasahang darating din sa susunod na taon ang BRP Antonio Luna na galing pa sa South Korea at 10 unit ng Black Hawk helicopters. Pero ang game changer ayon kay Navy Chief Vice Admiral Giovanni Bacordo, kung matuloy ang pagbili ng submarine at shore-based air defense missile system. Though you may have just one submarine, but it remains hidden that the only sea craft that can detect or locate a submarine is another submarine. So it is that because it is invisible, that is why it is deadly. And then the shore-based missile systems, that is for our credit defense of the archipelago. Nais naman ngayon ng AFP na magkaroon ng interoperability sa mga nabiling military assets. Kailangan magkaroon ng interoperability, coordination with the different ground troops, air and naval units para talagang we could suppress and neutralize the for example, the terrorists. Sakaling may magtangkama sa seguridad ng bansa, inaasahang kaya tayong maprotektahan sa tulong ng mga naturang kagamitan.